Bago tayo lumakad sa kabanalan, pinili natin ang liwanag. Pinili natin ang Diyos. Tama? At sinabi ng Panginoong Hesus sa Juan 15:16, bago niyo ako pinili, pinili ko na kayo. John 15:16. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. At sa gayoy, anumang hingin niyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay ko. Bago natin pinili sumunod sa Panginoong Hesus, pinili na tayo ng Diyos. Ba? Malinaw yun eh. Nasa salita ng Diyos yun. Sa Epeso 1:4, ganito ang nakalagay. You are chosen before the foundation of the world. Sa Tagalog, ganito. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tingin mo? Pinili na pala tayo ng Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan. Ibig sabihin, wala pa tayong ginagawang desisyon nun, di ba? Pinili na tayo ng Diyos. Bakit tayo pinili? Sabi ko nga eh, madalas kong sabihin yun, di ba? Hindi naman tayo ang pinakamatalinong tao sa mundo. Hindi naman tayo ang pinakamabait ng mga tao kahit sa Pilipinas lang. Hindi na, sa Manila na lang. O sa Makati na lang. Nandito tayo sa Makati eh. Diba? Hindi tayo ang pinakamabait sa Makati. At hindi rin tayo ang pinakamasipag sa Makati. At hindi rin tayo ang may talento. Pinili tayo ng Diyos hindi dahil sa anumang katangian, kundi dahil doon sa binasa natin, dahil sa pag-ibig niya. Dahil sa pag-ibig niya, hindi dahil sa atin. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil mabait ka, masipag ka, o wala kang ginagawang kalokohan. Hindi yun eh. Dahil sa pag-ibig niya. Yun ang sabi ron eh. Diba? Pinili tayo ng Diyos dahil sa pag-ibig niya. At bago pa nilikha ang sanlibutan. Wala pang tao noon. Ayon doon sa binasa natin, you are chosen before the foundation of the world. Hindi pa tayo ipinapanganak, pinili na tayo ng Diyos na maging banal. Controversial nga lang, sasabihin iba. Ibig bang sabihin, merong pinili at merong hindi? Di ba? Ako, hindi ko masyado pag-iisipin yun eh. Ang mahalaga, pinili ako ng Diyos. Ang mahalaga, pinili ka ng Diyos. Paano mo nalaman pinili ka ng Diyos? Dahil pinili mo ang Diyos ngayon eh. Diba? Bago mo pinili ang Diyos, pinili ka na ng Diyos. Pinili mo ngayon ang Diyos. Ibig sabihin, may free will. Yun yung madalas pag-isipan ng tao o ng mga ibang theologians na ganito. Nasaan yung free will? Nasaan yung kalayaang pumili? Di ba? Actually, meron. Dahil ang tao, binigyan ng Diyos ng isip. Diba? Binigyan ka ng Diyos ng isip. Binigyan ka niya ng puso.
At dahil binigyan kanya ng isip at puso ang kakayanang pumili ay ine-exercise natin araw-araw. Actually, hindi lang araw-araw. Bawat minuto pa nga eh. Walang namimilit sa atin kung anong gusto nating inumin, Coke ba o Pepsi. Ikaw ang nagdidesisyon nun dahil binigyan kanyang free will ng Diyos, anong gusto mo? Soft drinks ba o juice o tubig lang? Walang naghihinder sa'yo, huwag yan ang kunin mo. Sa bawat desisyon na ginagawa mo, meron kang free will na piliin kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. O mamaya gusto mong matulog o kumain. O mamaya gusto mong maglakad, mamasyal o makipag-usap. O anumang gawin. Walang, oops, Brother Ponce, robot ka ha, ito lang ang dapat mong gawin. Hindi tayo ginawang robot ng Diyos eh. Meron tayong free will na piliin kung anong gusto nating gawin. Malinaw yun, di ba? Sa bawat desisyon natin sa buhay, bawat minuto, araw-araw, meron kang karapatan kung anong pinipili mong gawin. Choice mo kung ano ang gusto mong gawin. Tama, di ba? Pinipili natin yung anong gusto natin. Hindi yung gusto ng iba. O yung gusto ng kapitbahay mo. Di ba? At yung pagpili natin, walang pumipigil sa atin. Meron ba? Wala, di ba? Lahat ng desisyon natin, harangan man ng sibat yan, o anuman, pipilitin natin yun ang gusto natin gawin eh. Lalo na yung matigas ang ulo. Di ba? Yung iba, hindi mo nagagawin, pero mamaya, dahil yun talaga ang gusto niyang gawin, desire ng puso niya, gagawin pa rin niya yun. Dahil meron tayong free will. Hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Ang problema, ang free will natin nakasalalay saan? Sa mga desire natin. Eh, kadalasan ang desire natin eh, lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Ang choice natin, pagpili natin, nakasalalay doon sa mga desire natin. Ay ang tao, simula nung nagkasala, ang desire puro kamunduhan. Puro mali. Kaya, ang tao, mas marami ang pinipili mali kesa tama. By choice yun eh. Diba? Kaya, ang Diyos, sa sobrang pagmamahal sa atin, merong Santong Espiritu na ibinaba, na nag-uudyok sa atin. No? Nagkukonvict sa puso natin. Anak, tanggapin mo ang landas ng katotohanan. Ang liwanag, daan ng liwanag. Diba? Anak, dumalako sa gawain. Pero may choice pa rin tayong umayaw. Pero, nandun yung udyok ng Santong Espiritu sa buhay natin na then, one day, sa kakapilit, hindi naman sa kakapilit eh, sa pagiging stubborn ng Panginoon na hikayatin tayong dumalo o lumakad sa liwanag, naging choice na rin natin. Kaya nga, even yung conviction sa puso natin, ang Diyos ang may gawa eh. Even yung pagtanggap mo sa Panginoon, Diyos pa rin ang may gawa nun eh. Even yung kumausap sa'yo na convincing ka, Diyos pa rin ang gumawa nun eh. Ginaguide tayo ng Diyos. Pero yung free will natin, hindi niya binaviolate yun. Hindi tayo ginawang robot. Kaya, isang araw, nag-desisyon tayo. Lord, pinipili na kita. Then pag sabi natin na pinipili na kita, sinabi sa atin ng Panginoon, hindi ikaw ang pumili sa akin, ako ang pumili sa iyo.
Tapos huli-huli pa, narinig pa natin, bago pa pala ako ipanganak, pinili na ako ng Diyos. Hindi contradict, di ba? Malinaw yun na may free will tayo, pero sovereign ang Diyos na pinili na tayo. Sa dami-dami ng tao sa mundo, mapalad tayo at pinili tayo ng Diyos. Ano pa? Ang choice ng God, pinili ka. Ang choice natin, pinili natin ang Diyos. Ang choice ng God, hindi nagbabago. Anak, Ponce, pinili kita. Nagbago ba yon? Hindi nagbabago ang Diyos eh. Simula nung bago nilikha ang sanlibutan, hanggang ngayon, nagbago ba ang choice na pagpili sa'yo ng Diyos? Hindi. Hanggang sa hinaharap, hindi magbabago yun. Dahil ang Diyos hindi nagbabago. Ang tao, ang choice ng tao, nagbabago. Lord, pinili kita ngayon. Bukas, hindi na. Diba? Si Peter, magandang example niyan, si Peter eh. Si Peter, pinili ang Panginoon. Lord, I will follow you. Diba? Naging disipulo siya. Lord, kahit na kuan, pagtatanggol kita, sabi ng Panginoon, titilaok ang manok buka, bago sumikat ang araw, 3 beses mo kong. Ay, hindi mangyayari yun, sabi ni Pino. Diba? Dahil pinili kita, Panginoon eh. Ay, nagkahulihan na. Oh. Lord, takbo na ako ha. Di ba? Nagbago yung choice ni Peter eh. Di ba? Kasi ang tao, ang pagpili, pabago-bago. Minsan, sumusunod sa Panginoon. Minsan, hindi. Minsan, babalik na naman sa Panginoon. Minsan naman, hindi na naman. Dahil ang choice ng tao, pabago-bago eh. Kaya, ang panghahawakan natin yung salita ng Diyos. Ang pagpili sa atin ng Panginoon, hindi nagbabago. Tayo nagbabago. Kaya, ang tinutungtungan natin, hindi yung sa ating sarili, choice eh. Ang tinutungtungan natin, yung salita ng Diyos, anak, pinili kita. Ano mang sinimulan ko sa'yo, tatapusin ko. Pero meron tayong responsibilidad. Di ba? May free will tayo eh. Di ba? Hindi tayo ginawang robot. Di ba? Malinaw yun eh. Hindi tayo ginawang robot ng Diyos na pinili mo ako. Sige. Di ba? Kaya hindi contradict yung dalawa eh. Yung predestination tsaka yung free will, parehong nandun yan. Parang ganito yan eh. May isang taong nagdra-drive. Every time na makikita niya isang signboard na kalahe, whosoever will, ang sino mang pumasok dito ay maliligtas. Ilang beses na siyang nakita niya, hindi siya pumapasok. Diba? Whosoever yun eh. May choice akong huwag pumunta ron sa daan yun. Dito ako eh. Ayaw nyo pa. Ayaw nyo. Nakikita yun. Hindi totoo yan. Di ba? Ganun mga salita. Di ba? Mga isang taon na, lipas ng taon, nakikita pa rin. Hindi pa rin siya. Then, isang araw, na-convict siya ng Holy Spirit. Pumasok siya. Whosoever. Pumasok siya. Pagpasok niya, doon sa kabila ng karatula, may nakalagay, you are chosen before the foundation of the world. Nung nasa lunas niya, nakalaman niya, pinili na pala ako ng Diyos bago pa ako nilikha, bago pa ginawa ang sanlibutan, pinili na pala ako ng Diyos. Hindi contradict ang free will
at ang predestination. Yung pagpili ng Diyos. Yun lang po.